kawanya. Siguro ako yan. Mas lalo kapag wala kayong Diyos. Pag uwi ng asawang lalaki, walang lutong pagkain ng mga asawang babae. Mas madaldal pa sa babae. Ah! Tama, hindi. Mas lalo kapag lasing. Eh, hindi naman pala lalaki kasama doon. Meron pang asawang babae. Ilan lahat na? 10,000. Kaya kapag nag-outing, kasama dapat asawang babae. Para may naghahanda ng pagkain. Kasi kapag lalaki outdoor lang, walang dalang pagkain yan. Ang dalay tuwalya. Pero kapag ang babae nag-outing, kumpleto lahat pati merienda. Tama ba? Amen? Eh, ang dalang ng mga lalaki pag nag-outing, puro pakiramdam. Sino kayo may dalang pagkain dito? Hindi lamang pala mag-asawa kasama. Kasama pa dalawang anak na young people, kagaganda. Ano? Isang babae, isang lalaki na may dalang baon din. Sino mga anak dito walang ginawa kung humingi ng baon? Bakasyon na humingi pa. mas magastos kapag bakasyon ng mga anak. Bakit? Eh walang ginawa kung di magpunta sa SM. Tama ba? Tama ba mga bata? So ilan lahat yung nag-outing yung kasama ni Jesus? 20,000. 20,000. Papakainin ni Jesus. Computing nyo na lang. Yung lugar na yon, ilang wilderness. Ang tanong, Philip, tingnan natin yung isang unang disipulo. Verse 5. When Jesus then lifted up his eyes and saw great company come unto him. Great company, bakit? 20,000 ang miyembro. He said unto Philip, when shall we buy bread that this may eat? Number one, God is a God of multiplication in time of crisis. Pero, unang tinanong ni Jesus, sino? Ano pangalan? Sagot, ang Pilipinas. Si Philip. Okay? Sabi ni Jesus, Philip, saan tayo kukuha ng pambili ng tinapay para makakain ang mga taong ito? Yan ang kadalasang tanong ng mga nanay at saka tatay. Lord, saan pa kami kukuha ng pangmatrikula sa susunod na pasukan? Yan ang mga tanong ng mga Pilipinong walang pananampalataya kay Lord. Ano sabi ni Philip? Ano sabi ni Philip? Verse 7. Pwede bang, hindi, okay na. Pwede ba ilagay dito yan? Meron bang Bible yan? Okay. Pakibukasan to. Para makita natin lahat. Verse 6. Verse 7. Sumagot si Philip. 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Look at me. Ang Pilipino o Kristiyano, habang nagkukumpute ka ng mga alawas, laging kulang. Tama ba? Lagyan mo sa 7. Sino dito pag nagkukumpute kulang lagi sweldo. O walang makompute. Ha? Totoo yun. Pag uwi natin mamaya, kinabukasan, hindi pa tayo natutulog, nagkukompute na tayo. Tama, hindi? Masa, mga kapatid. One, two, ready, read. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them. That every one of them may take a little. Ang tawag yan, Pandi Manila. Dalawang daan halaga, o lagay na, para magkaintindihan na, 200 piso na lang. Eh, sa konteksto natin, 200 penny worth, 200 pesos na Pandi Manila ang kakain 20,000
magdoktora, engineer, gusto makatapos. Amen. Sabi mo, Lord, saan kami kukuha ng pagpapatapos ng aming anak? Eh katagal pa naman, iniintindi mo na. Anong? Iyan ang sagot ni Philip. Maraming born again, parang si Philip eh. Nasaan si Jesus ng araw na yun? Kasama ba? Hindi. Kasama nila. Yung may-ari ng langit at lupa, kasama ba? Hindi. Kasama. Tingnan mo yung verse 6. Balik na sa verse 6. Bakit tinanong ni Philip itong tinanong ni Jesus si Philip? Basta, mga kapatid. And this he said to prove him, for that himself knew what he would do. Ulit. And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Sabi ng Bible, ilan ang papakainin? When 20,000. Alam ng Diyos kung magkano utang mo ngayon. Tama ba? Si Ate Lili, utang niya, 22, kalibre 22. Milyon. Ngayon, bayad. Sabi nga niya, buhat daw siya napunta sa Jesus Christ the Deliverer for the glory of God. Nakabayad siya ng utang. Amen. Sino gusto makabayad ng utang? Amen. Ito lang at ang gitna lang ng gusto makabayad. Dito, wala pa kayong utang? Kakawang kayo ng Panginoon. Bayad na lang din. Sinabi yun ni Jesus, makinig kayo mabuti. Upang sila'y ano, subukin at alam ng Diyos kung ano gagawin niya. Alam ba ng Diyos kung ano gagawin niya sa iyo? Amen. Amen. Alam ba ni Jesus kung magkano utang mo? Amen. Say hallelujah. Hallelujah. Si Philip nag-aalala, Lord, saan kami kukuha? Eh, 200 ang budget namin. Ang papakainin natin ay ilan? 20,000. May pera pa kayo sa bulsa ngayon? Kasya pang pabili ng kotse yan? Hindi. Ha? Ha? Sabi mo sa katabi mo, change your mind. Change your mind. Sa tatlong tao, change your mind. Change your mind. Change your mind. Alam niyo ba ang utak natin? May utak pa tayo? Amen. Alam niyo sabi ng kodos, aakit ako sa buwan. Aba, hindi makapaniwala ang tao? Eh, di ba naakit ang buwan? Amen. Tama ba? Kapag gusto, may paraan. Amen. Prinsipyo na ng mundo. Kapag may pay, may magagawa ang Diyos sa mga tao na nananig sa kanya. Mahirap pa. Say hallelujah. Hallelujah. Ang dalangin ko isang araw, lahat kayo may sasakyan bago. Amen. Lord, tricycle lang, Lord. At least may tricycle ka. Sabi mo, sabi mo, change your language. Change your language. Huwag lang kayo ihingit sa Diyos ng pang-tricycle. Humingi ka ng tricycle. Ganun dapat pag-ihingit. Lord, may hipong pamasahe. Balik pa rin mo na ngayon. Lord, bigyan mo ko ng driver at saka sasakyan. Ayun, binigyan ka kahaba MRT. Eh, hindi ka naman humingi pang iyo yun eh. Dapat ihingi ka nun para sa'yo, personal. Tapos na yun, Lord, bigyan mo kami ng kakanin araw-araw. Kaya ano binibigay sa'yo? Puro kanin. natutuhan natin yan sa mga Kastila. Kahit natutulog na nalangin. Ha, Baginoong Maria. Nabubuno ka ng barya. Niluloko nila ang Panginoon. Eh si Maria hindi ginoo, ginang. Eh di apagina ang Maria. Tama ba? Mali-mali ang tinuro sa atin ng mga Kastila. Oh. Eh sabi, ano ka ba? Romano? Paano ka naging Romano? Pilipino ka? Tama ka, hindi?
Oo nga, ano? Please. Eh, tinitignan ng mga ano yun, ng mga nasa pulpito. Inoorasyon na ng mga membro. Kaliskis ng miss na. Miss. Ay, ibig sabihin ng puro miss. Maghihirap. Tapos nga dalawang kaman. Sabi natin, lahat ng kahirapan. Lahat ng kahirapan. Magsilayas kayo lahat. Sa aking lahi. In Jesus' name. Amen. Kaya mayaman ka na ngayon. Amen. Hey, hallelujah. Hindi pag nakita kayo ng kumadre mo. Kumadre, kumusta ka na? Eto. Mahirap ka rin. Eh, lalo ka talaga maghihirap. Huwag kang mag-aawa-awaan. Hindi totoo yan. We are now in the kingdom of the living God. Amen. Why? Because Jesus is in us. Amen. Say hallelujah. Hallelujah. Tuturuan ko kayo. You must change your mind. Sa susunod na panahon, ang mga katulong natin, hindi Bisaya. Mga Hapon, mga foreigners. Kaya mag-aral lang kayo mag-Ingles. What's up, man? Amen? Sabi ng history, 1967, 1970s, ang mga katulong mga Pilipino, mga Chinese, mga taga-Hong Kong, mga taga-Malaysia, mga taga-India. Ngayon, nabaliktad. Lahat tayo, yung mga foreigners, yung mga Pilipino na sinibambasa, puro katulong. Eh, napakagaling ng Diyos na pangasawa Hapon. Eh, may lindul sa Hapon. Uuwi na lahat, pati mga jin nila. Kaya kung may tama-tama ang JCDD, akin yun sa Japan, akin yun. Mapunta na sa Pilipinas. Amen. Transfer of wealth. All the year. Welcome to the Philippines. Say hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya minsan ako ang driver ko, Singaporean, Americano. Praise God. Say hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya pala tinitesting lang pala. Alam nyo, sa Diyos, walang imposible. Amen. Huwag mong mamatayin ang asawa mo ngayon na walang trabaho. Sino dito asawa o walang trabaho? Ang tawag niyang pensionado. Kita nyo kalalaki. Amen? Naku, eka matanda na yung asawa ko. Alam nyo sa ibang bansa, ang mga oldies, mga senior citizen, mga nagtatrabaho, hindi ka patapos kumain, mawala na yung pinakain mo. Bakit? Mga ulian nila. Pero ang ginawa ng gobyerno doon, binigyan ng trabaho, ay bay sa atin. 50 pa naman ng trabaho. Eh, katataba mo. Pag nasa standby, lito pa yung puso ko. Sa ibang bansa, lahat nagtatrabaho. Kaso sa Pilipinas, no job. Pero masasaya lahat. Abay, nataba pa kahit walang trabaho mo. Kahit tubig lang iniinom. Praise God. Parang butitik lang ako, di ba? At least masasaya tayo lahat. Amen. Tama ba yan? So, ilan yung papakainin ni Jesus? 20,000. 20,000. I declare today, kahit marami kayong problema at suliranin, kayang-kaya ng Diyos, suklayan lahat ang aking pangangailangan. Ayun. Pangalawang tao na gusto kong bigyan ng pansin. Si Andrew. Tingnan natin sa verse. Verse 8. Verse 8 and 9. Para tapos na tayo. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, verse 9. There is a lad here which had 5 barley loaves. Everybody say 5. Kaya tamang-tama sa team natin. 5 years anniversary. Sabi ni Andrew, ano yung